Hi, Water Signs! Cancer, Pisces, Scorpio! Happy Monday po! Ito po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. So, meron tayo ditong empowerment. Okay, so meron ka ditong kakaibang lakas. Very, sabihin natin, very confident ka sa lahat ng gagawin mo ngayon, Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan natin. Because you know your worth. So, ayan po. Itaas nyo po yung inyong sarili. O, magtaas ng sariling bangko. Hindi naman. Pero dapat alam nyo po yung worth ninyo. Alam nyo kung kailan dapat magstay at alam nyo dapat kung kailan kailangan ng umalis sa isang sitwasyon. Sa isang relasyon. Tingnan natin, Spirit Guide. Very powerful kayo dito ngayon. Alam mo yung parang may power yung sinasabi mo. Ibig sabihin, maraming nakikinig. Maraming nakikinig sa'yo ngayon, Water Sign, sa mga sinasabi mo. Tingnan natin pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong 7 of Wands, 3 of Swords, at meron po tayo ditong 6 of Wands. Ayan, so meron din tayo. You are divinely guided. Ayan, so protected ka dito. So ayan o, madaming nakatingin nga sa'yo talaga dito. Water signs. So may mga heartbreaks ka man ngayon pagdating sa trabaho. Pero alam mo, ito yung pinapakita sa'yo ni Universe. Kailangan maging matyaga ka daw. Okay? Kasi ito, meron tayo ditong 6 of Wands. Ibig sabihin, ikaw pa rin yung mananalo dito. Magtatagumpay ka pa rin sa kung ano man yung ginagawa mo pagdating dito sa work mo. So, huwag mong isipin yung mga, sabi natin, huwag ka masyadong ma-intimidate doon sa mga taong nakatingin sa'yo. Huwag kang mailang, huwag kang ma-pressure. Just do your job, okay? Katulad ng ginagawa mo dati. Meron tayo ditong The Lovers, kasi nga sabi ko sa inyo, divinely guided po itong trabaho mo. So, you are on the right path. Kahit sabihin natin na medyo nagkakaproblema ka, Water Signs, you are on the right path pa rin. So, wag sumuko. Tignan natin, Spirit Guide. Ano pa po ang mensahe natin pagdating naman sa kaperahan? Pagdating sa kaperahan, meron tayo ditong 10 of Swords, 5 of Swords, at meron po tayo ditong judgment. Ayan. So, nalilinawan na kayo dito kung saan nyo ba dapat gamitin yung pera ninyo. Ano ba yung dapat ninyong gawin sa pera ninyo, Water Signs? So, ito yun eh. Ito yung mga times na sabihin natin na pwede po na medyo nasa ano kayo, pecha de peligro yung iba sa inyo. Baka hindi pa kayo sumisweldo, ganyan. So, alam mo yung naiisip mo na ito yung gagawin ko sa pera ko. Pero pag nandyan naman na yung pera mo, Water Signs, minsan yung iba sa inyo nakakalimot kayo. Na magtipid, na magtabi para sa inyong sarili. So, kailangan stick po kayo doon sa minimithi ninyo. Stick kayo doon sa plans ninyo para mangyari talaga siya. Pwede rin na may nanloko sa inyo dito pagdating sa pera. Ayan o, parang ito nalagasan kayo. Baka yung iba sa inyo, nawalan kayo or mawawalan kayo. So, doble ingat kayo sa mga pera ninyo ha. Sa mga hawak-hawak ninyong valuable things ngayong araw. Tignan po natin. So, nalulungkot ka dito kasi meron dito isang taong pinagkatiwalaan mo talaga pero niloko ka pagdating sa pera. Alam mo yun, nakilala mo siya dahil, ayun, nagpakilala siya ng totoo niyang ugali dahil sa pera. Madaming ganyang tao, Water Signs, kaya mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan ninyo. Tignan natin, Spirit Guide. Feeling ko yung taong to, tinutulungan mo siya. Tapos, yun pala, oh, may hidden agenda pa siya. Pagdating po dito sa inyong negosyo, meron tayo ditong 10 of Cups and 6 of Cups. Tapos meron po tayo ditong Knight of Swords. Ayan, so mukhang dadagsain po. Hindi ko alam kung mga students ba yung kine-cater ninyo pagdating dito sa inyong business. Pero kasi madaming pupunta ngayon dito. Oh. Madami ako nakikita ang mga kliyente dito ngayong araw. So, kailangan nyo lang po is maging alerto kayo pagdating sa inyong mga kliyente. Ayan. So, sabi natin sa pag-i-entertain sa kanila, sa pag-a-assist sa kanila. So, yun po. Bilisan po ninyo. Kasi parang mahaba yung pila yung nakikita ko. So, pwedeng may mainip, may biglang umalis. So, ano, mag-ano kayo. Sabi natin, kunwari, may shop na talaga kayo. So, gawin yung dalawa yung counter para mas okay po. Para mas mabilis. Hindi ba para tuloy-tuloy yung flow ng mga nagbabaya, tsaka yun.
para di kayo dito matambakan. Basta madami kong nakikitang resibo at yung resibo na to ay mga sales po yan. Pwedeng sinusulat yan o kaya yung computerized. Tingnan po natin pagdating naman sa love life ni water signs. Water signs, meron tayo ditong the moon. Mayroon tayo ditong the empress. So, pwedeng dito may malapit ng, it's either malapit ng mabuntis or malapit ng manganak. And child of swords. Ayan, mukhang lalaki yung magiging anak ng iba sa inyo. Tingnan pa natin. The Hierophant. Okay. So, parang matagal nyo itong hinintay ng asawa mo. Ayan, matagal nyo itong pinagplanuhan. Meron pa dito na kunan. Oo. Ayan o, the Emperor. Diba lumabas si the Empress and the Emperor. So, maganda po pagdating sa loob ng bahay ninyo ngayon. Maganda ang sitwasyon pagdating sa inyong relasyon, sa inyong family. So, talagang nagtutulungan kayo dito ng asawa mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo. So, nandun yung, meron kayong goals para sa inyong family. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po yung pwedeng mangyari? Or ano pa ba yung kaganapan kay water signs ngayong araw? Meron tayo ditong Ace of Wands, Two of Cups, and mayroon po tayo ditong Temperance. Okay, so pwedeng may hinihintay kayo ditong umuwi. Ayan, meron kayong iniintay na umuwi. May pag-travel kasi dito, so pwedeng galing sa malayo yung taong ito. So pwedeng asawa mo to, boyfriend mo, girlfriend mo, iniintay mo siyang umuwi. Ayan, so parang ewan ko kung may surprise visit dito. O yan, may surprise ka na marireceive. Yung iba po sa inyo, medyo naiinip na kayo dito sa paghihintay nyo sa taong ito. Pero sabi nga is, ayun, habaan lang ang pasensya. And also, gawa ka muna ng mga bagay na mag-stimulate sa iyong kaisipan para hindi mo maisip ito. Ayan, para mas bumilis yung oras. So, pwedeng asawa mo to, water signs, pwedeng hinihintay mo na talaga siyang umuwi. Pwedeng nagtatrabaho po ito sa malayo. So, LDR relationship yung iba sa inyo. Ayan. Four of Pentacles. Madiskarte yung taong to. So, ngayon po ang sinasabi sa inyo dito ni Universe is magtipid din daw kayo pagdating sa inyong kaperahan. Kasi nga ito, diba, naloko yung iba sa inyo. So, napakadami yung nilabas na pera dito. So, now is the time para magtipid po kayo at para asikasuhin niyo yung inyong finances. Lalo na po kung karamihan sa inyo ay may hinihintay po kayong paparating na big blessings. Ayan, baka may baby dito na paparating. So, o kaya naman yung anak ninyo nag-aaral na. So, talagang kailangan magtipid. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for water signs? Cancer, Pisces, Scorpio. Water signs. Meron tayo ditong the locket. The bouquet. Ewan ko ha, feeling ko talaga may surprise na paparating sa inyo ngayong araw. So kung ano man po itong iniisip-isip ninyo, nagpapahirap sa isipan ninyo, water signs, i-uplift nyo na po yan kay Universe, masusolusyonan yan. Kung ano man itong pinoproblema nyo sa pera, magkakaroon po yan ng solusyon. May biglang darating na blessing sa inyo. Kung tumataya po kayo sa mga mabilisan lang, ending, wedding, ayan, pwede po na meron kayong makuhang pera dito. Parang dadaan lang yung taong yan, yung nagpapataya na yan sa bahay ninyo. Pwedeng hindi talaga, karamihan sa inyo, water signs, pwedeng hindi talaga kayo usual or palagi ang tumataya dyan. So parang may, ngayong araw may dadaan sa bahay ninyo. Ayan. Or basta yun, tas biglang tatawagin nyo, tas tataya kayo. So, ang lucky number mo is 24, 9, and number 2. So, ayan. So, more blessings sa'yo, water signs. Ingat po kayo always. And more blessings talaga. Ingat-ingat po. Happy Monday!